Magandang araw mga mag-aaral. Naniniwala ka ba na ang Pilipinas ay isa sa mga napakagandang bansa? Very good. So hindi lamang sa likas ng yaman ang sagana dito kundi pati na ang kaibang kultura tulad ng kwentong bayan, tulad ng katutubong sayaw, at iba pang napapatingkad sa bawat pangkat etniko sa iba't ibang rehiyon. Ito ay sariling atin, kaya't mahalin natin at ipagmamalaki natin. No? Kilala mo ba ang iyong kinabibilangan ng pangkat etniko, mga bata? Kaysa module na ito ay iyong matutunan ang kahalaga ng kultura ng iba't ibang pangkat etniko at paano natin ipagmamalaki bilang Pilipino. Kaysa layunin ito, no? Gabayan kayo sa paggamit ng kasanayan. Una, kailangan na ipagmamalaki o napapahalagan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan at katutubong sayaw. Handa na ba kayo, mga bata? Magaling! So ngayon, subukan natin kung ito ba ay... Okay, basahin ang mga pangusap, iguhit ang masayang mukha kung ito ay tama at malungkot na mukha naman kung ito ay mali. Una, number one, mayaman sa kultura ang bansang Pilipinas. Ano ang tamang sagot, mga bata? Ito ba ay tama o mali? Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Okay, ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawang bilang, katumbas ng pagmamahal sa bayan ang pagpapahalaga sa ating kultura or sa kultura. Ano kaya ang tamang sagot, mga bata? Very good, ito ay masaya mukha. Pangatlong bilang, hindi kailangan alamin ang ating kinabibilangan pangkat etniko. Tama o mali? Mali. So when I say mali, ito ay malungkot na mukha. Pang-apat ng bilang, ang bawat pangkat etniko sa bansa ay may sariling kwentong bayan at katutubong sayaw. Okay, very good. Ito ay masayang mukha. Pang-limang bilang, iba-iba ang kultura ng bawat pangkat etniko sa Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Tama. Pang-anim na bilang, dapat ipagmamalaki sa buong mundo ang ating sariling kultura. Very good. So ang tamang sagot is tama. Number 7. Hindi mo dapat sinayaw ang mga katutubong sayaw. So ano ang tamang sagot? Mali. Number 8. Dapat ilihim ang iyong pangkat etniko. Kailangan ba ng isang Pilipino ay ilihim ang pangkat etniko? So ang tamang sagot is mali. Number 9, walang kwenta ang magbasa ng mga kwentong bayan dahil hindi naman ito totoo. So ito ba ay tama o mali? Ano ang tamang sagot, mga bata? Okay, mali. Number 10, ang pagmamalaki at pagpapahalaga sa sariling kultura ay katulad ng pagmamahal natin sa ating mga ninuno. So ang tamang sagot is tama. Ito ay masayang mukha. Okay, naunawaan ba ang mga bata? Okay, wala na bang tanong? Very good. Okay, ngayon, sa module 3, ito ay kultura ng pangkat etniko at mahalagang gamitin. So, muling balikan natin ang ating nakaraang lesson, mga bata. So, narito ay isang puzzle o suruin mabuti ang mga puzzle sa ibaba. Bilugan ang salitang sa palagay mo ay may kaugnay ng ating kultura. So, sa puzzle class, no, tingnan ninyo mabuti. Dahil may mga salita, no, may mga salita na kaugnay sa ating kultura. So, ang dapat gawin is kailagan bilugan. So, may anim na sagot sa isang puzzle na nasa ibaba. So, kailangan tingnan ninyong mabuti. So, we have
dandansoy, meron pa sa gilid, baybayin, meron pang bahag, very good. Okay, may salita ditong alamat, ay meron ditong bugtong. And then sa isang sayaw naman ay makikita ang isang tinikling. And the last one is baybayin. Naunawaan ba mga bata? Okay, so ngayon, babasahin ko ang isang kwento. Mga bata, ito ay isang kwento may pagmamalaking tibuli sa kay tatay. No? Ang pamagat ng kwento ay may pagmamalaking tibuli si tatay. So basahin ko ang kwento dahil pagkatapos ito, may mga katanungan ayon sa isang kwento. So makinig ng mabuti para maunawaan ninyo kung ano ang meron sa isang kwento, mga bata. And then, mas madali ninyong maunawaan o mas madali ninyong masagot ang isang kwento. Handa na ba kayo, mga bata? Very good. Okay, makinig ng mabuti. Sisimulan ko na ang isang kwento. May pagmamalaking tibuli si tatay. Unang pagbisita ng mga mag-anak ni na Abigail at Paje sa South Cotabato, ang probensya ng kanilang tatay. Sa kanilang pamamasyal, sa daan pa lamang, ay excited na ang magkakapatid sa kanilang pupuntahan. Kuya Haji, kakaiba naman ang suot ng mga tao rito. Makukulay ang kanilang damit at marami silang palamuti sa ulo hanggang sa paa. Yun ba sila ay mga katutubong tibuli? Sabi ng aming guro. Sila ang mga katutubong tao na naninirahan sa lugar na ito noon pa man at makukulay na tinalak talaga sa kanilang kasuotan. Sagot ni Haji kay Abigail. Dali-dali silang tumuloy sa isang kubo na yari ng kawayan na nasa pangpang ng lawa kung saan maaari silang nagpapahinga, magkwento at haina ng pagkain. Mabilis na inayos ang kanilang nanay ang mga gamit sa ilang dalang pagkain. Maya-maya pa, nagsimula ang tugtog at sumayaw ang mga tibuli. Maindoyog ang kanilang mga galaw. Bawat sayaw ay ipapaliwanag ni Tarhata ang siyang pinakapinuno ng mga tagatanghal. Ang mga kahulugan nito na si Tarhata ay isang pinakapinuno ng mga nagtatanghal, mga sayaw para sa pagliligaw, pagpapakasal, paglalaban, pagwawagi at pag-iibig. Bawat yugto ay pinagpapalakpakan nila. Gustong-gusto ni Haji ang sayaw ng ibon nang isinasagawa ng isang batang lalaking kasing edad niya. Umawit din si Tarhata ng isang utom ng awiting tibuli. Matapos umawit, ay nagpapasalamat sila sa nagpapaalap. Kayusay nilang magtanghal. Talagang ipinagmamalaki nila ang kanilang kultura at pagiging tibuli, pahabol ng kanilang nanay. Oo nga po. At kay gagara ang kanilang kasuutan. Mula sa ulo ay may mga painitang may mga abularyong tanso at salamin. Pati na ang mga tansong sinturon ay tumutunog-tunog pa at mga angklet ay gayon din. Dagdag ni Abigail. At pati ang mga tugtugin at awitin ay kakaiba ngunit tunay na ipagmamalaki kahit kanino man. Banggit naman ni Haji. Biglang nagsasalita ang kanilang tatay sa kanila. Nga palang natutuwa, alam ninyo mga anak, nasisiyahan ako sa inyong mga sinasabi. Ang mga tibuli ay isa lamang ng napakaraming pangkat etniko rito sa ating bansa. Bawang pangkat ay may mga iba't ibang kwentong bayan, katulad ng katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Ang pagkakaroon natin ay pagkakaraming pangkat etniko ay hindi kahinaan ng ating bansa. Ito ay nagpapakulay at nagpapaganda ng ating lahi. Ang bawang pangkat etniko ay tunay na maipagmamalaki ng kanilang lahi. Dahil lang sa isang tao ay may magpapahalaga ng kanilang sariling kultura.
Paraan na ito ang pagmamahal sa kanilang bansa. Sabat ng kanilang nanay. Bigla uling nagsalita ang kanilang tatay. Kaya naman ako ay talagang nagmamalaki sa aming mga katutubong tibuli. At dahil doon, nakilala at mahal na mahal ko ako. Diba? Ha 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 ha. Biglang nagtawanan ang mag-asawa. Nagtataka naman ang natitingnan ang magkakapatid ng Hachi at Abigail. Okay, ngayon mga bata, sasagutin natin ang mga tanong. Number one, humanga ba ang magkakapatid ng Hachi at Abigail sa kulturang tibuli sa kanilang nagsasakihan? Very good, sila ay humahanga dahil ito ay ipinapakita ng mga pangkatibuli ang kanilang mga katutubong sayaw, yung mga palamuti na nasa kanilang sarili kung paano sila ipinapakita ang kanilang kagandahan, no, sa kanilang mga kasuutan, lalo na sa kanilang sayaw. Okay, pangalawang bilang, sang-ayon ka ba sinasabi ni nanay na dapat lang na ang isang tao ay may pagpapahalaga ng kanyang sariling kultura? Very good, sang-ayon, no? Dahil ito ay what? Ito ay mga paraan na may papakita ang kanilang mga what? Pangkanilang mga pangkat etniko kung paano nila pinahahalagaan ang kanilang sariling kultura. No? Minamahal nila ang kanilang sariling kultura, ang mga tibuli na nakatira sa South Cotabato. Bakit kaya mahalagang malaman ng iba't ibang kultura ang pangkat etniko sa ating bansa? No, mahalagang malaman nila ang mga iba't ibang kultura sa ating bansa ng pangkat etniko para malaman nila kung ano ang ibig sabihin o saan sila nanggaling ng ating kultura or paano nila ipinamamalas ang kanilang kultura, no, sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw, sa kanilang pagpapakita, no, ng kanilang mga talento sa kanilang mga what, pangkat etniko, kung paano nila isinasaulo ang kanilang magagandang sayaw or maipapakita nila ang kanilang mga pangkat sa kanilang sa ating bansang Pilipino. Okay, naunawaan ba mga bata? So ngayon, isulat ang sarili mong saluubin. No? So narito, nasa loob ng isang kahon. Ang mga tibuli ay isang pangkat etniko sa Pilipinas na may sariling mga kwentong bayan at tutubong sayaw. Kung ikaw si Hachi at Abigail, sila ang mga anak, no? Sila ay isang tibuli na nakatira sa South Cotabato, no? Sila ay si Hachi at Abigail. Paano mo may pagmamalaki ang yaman ng iyong kultura nang malaman mo na ikaw pala ay isang tibuli? So, very proud kay sila, no? Dahil sila ay tibuli. Si Hachi at si Abigail ay isang tibuli. So, paano mo may pagmamalaki ang yaman ng iyong kultura? So, ipinapakita mo sa ating bansa o ipinapakilala mo sa ating bansa kung paano ipinapakita ang mga kaugalian ng mga tibuli. So, isulat ninyo, class, no? Isulat ninyo mga bata kung paano may pagmamalaki ang yaman ng inyong kultura na malaman kung ikaw pala ay isang tibuli. Okay, naunawaan mga bata. Very good. So ngayon, sa pagsulat ng isang talata tungkol sa isang tibuli, so narito ang mga rubrics ng pagmamarka na kailangang isulat sa isang talata. No? May mga batayan tayo or may mga rubrics tayo na titingnan natin kung paano ang pagbibigay ng marka o antas ng pagmamarka. So may mga batayan po tayo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagsulat ng isang talata. So una is nilalaman, pangalawa is presentasyon. So sa nilalaman mga bata, bibigyan ko ng 5 puntos ng lahat ng pangungusap na ginagamit sa pagpapahaya ng isang saluibin ay malinaw na malinaw. So kung may isa o dalawang pangungusap lamang ang ginagamit at hindi masyadong malinaw ang ipinapahayag sa isang talata o isa o dalawa lamang, ay bibigyan ko ng 3 puntos. And then may 2 puntos naman kapag malayo ang paksa ang naisulat sa isang talata.
And then for presentasyon or presentation, maayos at malinis ang pagkasulat or pagkakasulat ng talata. So bibigyan ko ng 5 puntos. And then 3 puntos naman kapag may kahirapang unawain ang pagkasulat ng talata o hindi masyadong naisulat mong maayos ang talata. So bibigyan ko ng 2 puntos. And then bibigyan ko ng 2 puntos kapag mahirap ubasahin dahil na hindi maayos na malinis ang pagkakasulat ng isang talata. Okay, naunawaan mga bata. So kailangan, no? Basahin niyo muna ang mga rubrics o pagmamarka bago isulat ang talata. Okay, naunawaan mga bata. Okay, magaling. So ngayon, isa sa isip natin gamit ang mga salitang nasa kahon. Then, ano kaya ang mga salitang nasa kahon? Una, kultura. Pangalawa, pangkat etniko. Pangatlo, pagpapahalaga. Pang-apat, sayaw. And then, pang-5 is bayan. So, pagkatapos, buuhin ang kaisipan na natutuhan mo sa araling ito. So, gamit mga bata or gamitin natin ang mga salitang nasa kahon para mabuo ang kaisipan na natutuhan mo sa ating aralin. No? Handa na ba mga bata? Okay. So, unang bilang. Mahalagang maunawaan at igalak ang mga gawaing nagpapakita ng patlang sa iba't ibang kultura ng pagkat etniko sa ating bansa. So ano ang tamang sagot? Ano kaya ang sagot? Kultura, pangkat etniko, pagpapahalaga, sayaw, ubayan. So ang tamang sagot sa 1 is pagpapahalaga. So basahin natin. Ano ang tamang sagot? Pagpapahalaga. Again ulitin, pagpapahalaga. Very good. So basahin natin. Mahalagang maunawaan at igalang ang mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga. Again, pagpapahalaga sa iba't ibang kultura ng mga pangkat etniko sa ating bansa. And then 2, ang patlang ay nagpapakulay at nagpapakita rin sa pagkamamayan or pagkamamamayan ng mga taong nakatira sa isang bansa. Ano kaya ang sagot? No? Ang tamang sagot is kultura. Again, ano ang tamang sagot sa 2 bilang? Kultura. Ulitin natin, kultura. Ang kultura ay nagpapakulay at nagpapakilala rin sa pagkamamamamayan ng mga taong nakatira sa isang lugar. And then, iba't ibang kultura ang bawat rehiyon ay ang bawat. Ano kaya ang tamang sagot? Pangkat etniko. Again, pangkat etniko ang tamang sagot sa 3 bilang. So, iba-iba ang kultura ng bawat rehiyon at ang bawat pangkat etniko na makikita ito sa katutubong sayaw. So, ang tamang sagot sa 4 bilang, so 4 is sayaw. Makikita ito sa katutubong sayaw o kwentong bayan at iba pa. So ang 5 naman ay bayan. Okay, ulitin ko. Mahalagang naunawaan o mauunawaan at igalang ang mga gawaing nagpapakita nang pagpapahalaga sa iba't ibang kultura ng mga pangkat etniko sa ating bansa. Ang kultura ay nagpapakulay at nagpapakita rin sa pagkamamamayan ng mga taong nakatira sa ating bansa. Iba-iba ang kultura ng bawat rehiyon. Ang bawat pangkat etniko ay makikita ito sa mga katutubong sayaw o kwentong bayan at iba pa. Okay, naunawaan mga bata. Okay, very good. So, wala na bang tanong tungkol sa isa-isip?
Very good. Okay, so ngayon, basahin at unawain ang sanaysay. No? Buuhin ang chart ng nasa ibaba. No? So when is buuhin, kumpletuhin ang nilalaman ng nasa ibaba tungkol sa ating leksyon ngayon. Naunawaan. Okay, basahin at unawain ang sanaysay, buuhin ang chart ng nasa ibaba. So let's have kultura and then mga halimbawang mula sa pangkat etnikong kinabibilangan mo. No? So when is the katutubong sayaw, when is the kwentong bayan, so marami po tayong alam kung ano, no? Ang ibig sabihin o ang kwentong sayaw, ang kwentong bayan o ang kwentong sayaw. Okay, ang rehiyon ay nasa katimugan ng Pilipinas ay ang rehiyon 9. Marami sa mga maninirahan dito ay ang mga Muslim, no? Pagano at mga Kristiyano. May iba't ibang pangkat ng Muslim gaya ng Tosug, Subanon at Yakan. Mayaman din sa kultura ang ating pangkat etniko. Kilala tayo sa mga sayaw tulad ng Swaswa o isang sayaw ng pag-iisang dibdib, Singkil sayaw ng isang prinsesa na pinagpayungan habang magdadaming humahakbang sa apat na kawayan at kaparung-kapamanis, no? Kaparung-kapamanis sayaw ang panghukuman. Isa dito o isa rin ang kwentong bayan na kilala rito ay ang Manik Buangsi na tungkol sa umiral na pag-ibig sa pagitan ng isang mortal at immortal. So, narito ang mga kultura, kwentong bayan at saka katutubong sayaw and then halimbawa mula sa pangat at itong kinabibilangan. No? So, when is the katutubong sayaw, ito ay tinikling. No? Singkil naman ang isang prinsesa na pinagpayungan habang siya ay magdamag na sumasayaw ung mahakbang sa apat ng kawayan. Then, paano mo may pagmamalaki o pahalagan ang mga ito? No? Paano mo may papangita o paano mo may pagmamalaki sa ating sarili? No? O paano mo papahalagan ang mga ito? Okay, so naunawaan mga bata. Very good. Okay, so wala nang tanong? Okay, so since wala nang tanong, pupunta po tayo sa evaluation. So titingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, narito ang panuto. Piliin ang tamang sagot sa bawat pahayag, bilugan ang titik ng iyong sagot. Una, mayaman ang Pilipinas sa kultura. Okay. Tama, dahil iba-ibang kultura ang bawat pangkat etniko. B. Tama, dahil mayayaman sa salapi ang mga kulturang una katira dito. C. Tama, dahil maraming ginto ang bawat rehiyon. D. Mali, dahil isa lang ang kultura ng buong bansa. So, ang tamang sagot is letter A. Pangalawang bilang, ang iyong pangkat ay naatasang sumayaw at tinikling para sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Ano ang iyong gagawin? A. Sasali ako at sisikapin ko ng matutunan ang sayaw na ito. B. Makikiusap ako sa gura na hip-hop lamang isa sayaw dahil iyon ang uso. C. Hindi ako sasali dahil mahirap ang sayaw ng tinikling. D. Sasali ako sa pag-eresisyo at hindi ako dadalo sa araw ng pagtatangat. So ano ang tamang sagot sa number 2? Letter A. Number 3. Ito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay na nakagawian ng tao. A. Bandila. B. Baybayin. C. Kwentong bayan. D. Kultura. So ang tamang sagot is letter B. Baybayin. Number 4. Ano ang mangyayari kung patuloy ang tatangkilikin ng mga kabataan ngayon ang ating mga katutubong sayaw? A. Patuloy ng magniningning ang ating kultura. B. Magiging sanhi ito ang pagkawala ng ating kultura. C. Hindi sisikat ang mga Pilipino sa buong mundo. D. Aayawan ng tao ang mga dayuhan. So ang tamang sagot is letter A. Patuloy na magniningning ang sariling Pilipino or sariling ating kultura. Number 5. Nang dumalaw sa bahay ninyo ang iyong lola at
lola na mula sa Lanao at inikwento niya ang mga aswang ay hindi naman totoo at kwentong bayan lamang iyon. Ano ang dapat mong gagawin? A. Maniniwala ako dahil karamihan sa mga kwentong bayan ay may mga katangisip lamang. B. Maniniwala ako dahil wala namang mawawala sa akin kapag ako'y naniwala. C. Hindi ako maniniwala dahil totoo talaga na ang aswang sa Lanao. D. Wala sa mga nabanggit. So ang tamang sagot is letter A. Number 6. Bakit dapat ng isang tao ay may pagpapahalaga sa kanyang kultura? A. Paraan iyon upang siya ay tinuring na mabuting tao. B. Paraan iyon na ang pagmamahal niya sa bansa. C. Paraan iyon upang ikahiya niya ang kanyang pangkat etniko. At letter D, wala siya sa mga nabanggit. So ang tamang sagot sa number 6 is letter B. Paraan iyon ng pagmamahal niya sa bayan. Number 7. Mayroong iba't ibang pangkat etniko na mayaman sa kultura ang Pilipinas. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng kultura? No? A. Ang mga katutubong sayaw. B. Ang mga kwentong bayan. C. Ang mga katutubong kasuotan. D. Ang mga likas ng kapaligiran. So ang tamang sagot sa number 7 is letter D. Number 8. Sinasabi ng iyong guro na kayo ay nagtatanghal sa mga palatuntunang inihanda para sa mga mag-aral mula sa Thailand upang ipakita ang kanilang mga kulturang Pilipino. Alin sa mga sumusunod ang pipiliin niyo? A. Sumasayaw ng pangtanggo sa ilaw. B. Umawit ng nauusong kanilang kanta. C. Sumasayaw ng katutubong sayaw ng Thailand. D. Lumikha ng bagong hiwig at tugtugin sa piano. So ang tamang sagot is letter A. Ipipapakita mo na ang sumasayaw ng pangtanggo sa ilaw ay nanggaling sa ating kulturang Pilipino. 9. Si Ami ay isang subanin. Madalas niyang binibida ang kanyang mga kaklase ng kanilang kultura. May pagpapahalaga ba siya sa kanilang pangkat etniko? Mayroon. Ang tamang sagot is letter A. No? Letter B, wala. C, maari. D, hindi ko na alam. So ang tamang sagot is meron. Merong pagpapahalaga sa kanilang pangkat etniko bilang isang Pilipino. Number 10. Paano mo may papakita ang pinahahalagan mo ng iyong sariling kultura? A. Makikinig ako ng mga katutubong awit. B. Magbabasa ako ng mga kwentong bayan mula sa ibang bansang rehiyon. C. Aaralin ko ang mga katutubong sayaw ng aking pangkat etniko. D. Lahat ng nabanggit. So ang tamang sagot is lahat ng nabanggit. So lahat ng nasa option ay tamang sagot. Ipinapakita na makikinig ako sa mga katutubong awit, kailangan babasahin ko ang mga kwentong bayan mula sa iba't ibang relihiyon. And then, pag-aaralin ko ang katutubong sayaw ng aking pangkat etniko. Then, lahat ng nabanggit. So, ang tamang sagot is letter D, lahat ng nabanggit. Okay, naunawaan mga bata. Wala na bang tanong? Mainam! Okay, mga bata. So dito nagtatapos ang ating talakayang. Ngayon, hanggang sa muli, ako po ang iyong guro. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam mga bata. Thank you.